Good evening, everyone. The Department of Interior and Local Government is one of the most important sectors of the government, for it helps the president maintain public order and safety for every country. It plays a major role in the community's development, providing links between the people and the government while addressing its community's problems and concerns. Tonight, we are indeed fortunate to speak with one of the representatives of DALG, but before that, Tinig Mass Media Broadcasting Services is a small, blooming news company that aims to bring the best local reports, national and international happenings to the public to spread the word of important events every day across the country. The page was established by Mr. Michael Garza on the 8th of May, year 2021, whilst holding such great visions for succession. And today, ang Tinig Media is back to hosting its live interview broadcast with yours truly, together with the former Subic Bay Metropolitan Authority Chairman before being appointed as the DALG Undersecretary for Barangay Public Affairs by the President Duterte himself, ladies and gentlemen, Undersecretary Martin Diño. Sir, good evening po. Good evening, Hazel May, and of course, to all your viewers all over the country and of course all over the world, because I know that we're on Facebook. Magandang hapon sa inyong lahat and to the 42,047 barangay all over the country. Yeah. And then gabi po. Sir, ready na po ba tayo sa mga questions na nahinanda? Yeah, sige, okay lang. Go. Sir, unang question po is, sino po ba si USEC Martin Diño sa tunay na buhay? Simpleng tao. Naging government official since anahan ko sa Quezon City Government. Naging area coordinator ako ng Quezon City Barangay Operation Center. Pagkatapos, tumakbo ako ng pagka-barangay captain. At yung baptismo fire ko, if you remember the case of Leo Chagaray, ito yung unang-unang case ko sa barangay. At ito yung unang-unang nakilala ko. I was able to help the victim. And Leo Chagaray is the first convict to meet the lethal injection. Pagkatapos naging spokesperson ako ng Volunteer Against Crime and Corruption. Naging president and chairman, and of course, if you remember the case, ito yung mga hinawakan namin kaso noon, Visconde Massacre, tapos yung Holtman case against Tiahanki, tapos Rulito Go and Maguan, tapos yung hazing kay Lenny Villa against Aquilas Legis, at ito na yung tuloy-tuloy ng mga kaso hinawakan namin. And of course, the one of the most sensational case on corruption is we filed a case against the former president Joseph Estrada. Hindi siya nakulong dahil sa weteng, kundi nakulong siya dahil dun sa plunder case para dun sa tobacco excise tax. Tapos ayun na, sumunod na yung case namin. We filed cases against corrupt government official. And siyempre kasama dyan yung case nila na Poles, tapos yung PDAP, tapos yung DAP, tapos siyempre yung time na nag-file ako ng candidacy under the banner of PDP Laban, at nag-substitute sa akin si President Duterte. Tapos nalagay ako sa SBMA, at ang ginawa ko doon, kinasuhan ko lahat ng mga corrupt official ng SBMA. Bago ako umalis ng 1 year at nilipat ako dito sa DILG. On my first week, naging controversial agad ako dito dahil napunsad namin yung batak. Parang kay Anti-Drug Abuse Council na kung saan inutusan ko lahat ng kapitan to submit the list of suspected pusher at saka user sa kanilang barangay at saka yung kung saan ginagawa ang possession or tarimaan. And of course, the Manila Bay cleanup, inutusan natin ng mga barangay to clean yung kanya-kanyang barangay every weekend. Tapos road clearing operation na kung saan nakita nyo naman na yung mga illegal parking, lalo-lalo na sa mga mabuhay lane. At ang ginawa natin dito, hindi lang Metro Manila, buong Pilipinas, nilinis natin ang major thoroughfares
yung illegal parking dyan, tsaka yung illegal sidewalk building. Pagkatapos, syempre, yung anti-corruption campaign natin because the barangay is one of the corrupt official in the country. Kasi, actually, ay pagpapabaya ng COA yan. Since 2012, ang nangyari dyan, the punong barangay treasurer can withdraw the money in the bank without any supporting document basta't meron lang na certification ng kapitan na may available fund. So, itong mga mali na nangyari, no, na dapat itama natin. And of course, yung participation sa pandemya na kung saan ni-lockdown ng lahat ng barangay sa buong Pilipinas. It is the barangay officials and the barangay personnel na gumawa niyan pagkatapos yung quarantine procedure, pagkatapos yung pamamigay ng ayuda, una yung mga relief goods, pagkatapos yung social amelioration program, pagkatapos barangay din ang namili, nanguna dito sa contact tracing. Tapos ngayon, ang pinipreparation namin para dito sa national vaccination, kami nag-aayos at magano kung sino-sino mga priority na babakunahan. So talagang na itong barangay ngayon ay talagang nanguna sa buong Pilipinas. At sa panahon na to, nakilala how important ang barangay government sa ating bansa. So yun. I totally agree, sir. So you mentioned, sir, no, yung tungkol po sa ayuda, no, sir, na yung barangay nga pong ibang barangay po hindi po nabibigyan daw po yung mga narinig ko akong balita, sir, sa Pilipinas na hindi po na namimili nga daw po ng mabibigyan na ayuda yung mga taga barangay. Nakarating po ba sa inyo yun, sir? Oo naman, pero sa totoo lang, ano, yung first trans, no, yung una-una, ang pinagbigyan ng pera niyan ay hindi barangay. From the DBM, gumawa ng batas ang ating Senate at Congress para dun sa bayanihan 1. Yung unang-unang pera na pinamigay dito ay ibinigay hindi sa barangay kundi sa mga city at municipal treasurer office. Ang gumawa ng payroll nito ay ang city treasurer at municipal, hindi barangay. At ang unang listahan na binigay dito, hindi barangay, kundi yung listahan social welfare office ng kanya-kanyang siyudad at munisipyo. Konti lang ang nabigay sa barangay. Kaya lang siyempre, meron ng ganyang issue. Kaya nga, ako mismo nag-file ng complaint against those barangay captain na na-involve dito sa tinatawag natin na social amelioration. So nakasuhan natin dyan. Out of more than 100 na kinasuhan namin, 89 ang nasuspindi at ongoing yan. Yung aming fight against corruption in the barangay, araw-araw may natatanggal at nasususpinding kapitan at kagawad. First time na nangyari sa DILG yan, never na nangyari yan, na ang nagpapile ng demanda ay ang undersecretary, ako yun. Ako ang nagpapile ng case dahil binigyan ako ni Secretary Anyo na authority na magpile ng demanda against yung mga kinasuhan ng mga barangay officials, even the barangay captain. So, yan ang pagkakaiba natin. Pagkatapos, yung second trans ng hindi na local ang humawak niyan. DSWD ang humawak niyan. Sila ang nagpamigay. Sila ang kumuha ng service provider. Wala nang pakialam diyan ang city at municipality at ang barangay. Pagkatapos, itong third trans, eto na, binalik na naman sa local government at mayor na yun na namang city treasurer at saka municipal treasurer ang gumawa ng payroll, hindi barangay, pero this time meron ng grievance committee na nilagay sila. So ayan ang istorya nitong social amelioration ng pamahalang ito para support dun sa mga COVID-19 mga beneficiary. Okay. It's very good to hear, sir, kasi na nagawa niyo po agad ng ano, kasi yun nga po, otherwise magtutuloy-tuloy po yung mga ganun na katiwalaan ng mga barangay. Sir, pangalawang question naman, sir, bilang dating barangay kapitan, sir, kapitan ng barangay, ano pong hindi niyo makakalimutan na okasyon na dumating sa inyong buhay as barangay captain?
Siyempre, yung July 8, no? July 8, 1994. This is the time na nag-file ng complaint si Baby Echegaray sa barangay ko. Dito nag-start ang storya ng pagiging kapitan ko dahil ito isa sa pinakamalaking kaso na nangyari sa Pilipinas na kung saan isang convict ang nabitay. Siya ang kauna-una ang binitay noon. At ang nangyari nga dito, ito na yung nag-umpisa na yung advocacy ko against criminality, against illegal drugs, against corruption, tapos yung pag-ano natin sa kalikasan, dito na nag-start. Kaya yun ang hindi ko makakalimutan at yun ang nagdala sa akin sa ano no, sa limelight. And of course, yung pag-file ko ng candidacy for the President of the Philippines under the banner of PDP Laban na kung saan ang pumalit sa akin ay si Rudy Duterte. Ito yung nag-substitute sa akin. No, kaya sa totoo lang, ako yung totoong nag-file substitute ng si presidente. Sir, ano po sa pagiging USEC niyo po ng ano ngayon, DILG, sir, meron na po ba kayong nakasuhan o nasuspende na kapitan dahil po sa, you know, sa hindi po maayos yung pagpamumuno? Doon pa lang sa social amelioration, 89 na sila eh. Pagkatapos araw-araw nagsususpindi tayo ng at saka nagtatanggal ng mga barangay official, hindi lang kapitan, secretary, treasurer, pati mga kagawad. Ngayon lang nangyari yan sa barangay, sa DILG, ito yung bantay korupsyon na kung saan ako mismo nagpapile ng demanda laban sa mga iring at saka sa mga corrupt barangay official. So yan, ngayon lang nangyari sa DILG yan. Ay, pero maigi po yun, sir. At least alam nila na yung head eh, talaga pong ano, stricto. Pero how about yung ano naman po, sir, yung mga sa probinsya, ganyan. Paano pinakayo sa ano? Ah, ganun rin. Kasama sabi po nga sa iyo, 42,047 barangay. Buong Pilipinas yan ang ating pinag-uusapan dito. Diba? So, magmula pare hanggang hulo, ako nga namumuno sa 42,047 barangay. Napakalaki po pala na, napakalawak po kaya ng inyong mga ano po sir, no? Correct. Ang mamahalaan. Sir, tungkol naman po sa isa pang pangpulisya, madalas po itanong ng ating mga kababayan kung sino daw po ba ang nagbibigay ng mga posisyon na chief of police sa bawat bayan. Ang mayor or provincial director po ba ang nasa likod ng aksyon nito? Siyempre ano yan, DILG yan. No? Tapos siyempre, ang ano yan, magmula sa hierarchy ng GPNP. Diyan ang pagbibigay ng mga posisyon. At siyempre, sa request ng ating mga governor para sa provincial director at sa request ng ating mga mayor para sa city at saka sa municipal chief of police. Okay? Alright, sir. Sa loob po ng inyong termino bilang nang maupo kayo sa DILG, alin po ba o may kaso po ba kayong nahawakan na hindi nyo makakalimutan? I mean, I heard that you really like handled a lot of big events, sir. No? Pero ano po ba doon ang pinaka hindi nyo makalimutan, sir? Siyempre, sabi ko na nga sa inyo kanina, yung Echegaray case, saka sunod-sunod yun eh. Pagkatapos nun eh, malalaking case na eh. Ngayon dito sa DILG, ito siyempre, itong social amelioration program na kung saan talagang for the first time sabay-sabay natanggal ang o nasuspindi ang mga barangay captain dahil lang DILG noon ang ginagawa nila, tinutulungan lang nila yung mga governor, mayor po ng barangay na hindi sila talaga yung kumakastigo. Pero since tapag-upo ni Secretary Anyo, sinabi niya nga na ang we are not beholden sa mga governor, mayor, barangay. We are beholden to the people. We are beholden to the Department of Interior and Local Government. Kaya't hindi namin pwedeng palampasin pagka merong umaabuso. Pero doon naman sa mga matino, mahusay, maasahan, may tapang at may malasakit na mga punong barangay at saka mga barangay officials, eh binibigyan naman namin sila ng pagkilala. Yan naman ang ginagawa ng DILG. Okay po.
sir, kung mabibigyan po kayo ng pagkakataon na tumakbo po sa national position, ano po kayang position ng gusto yung naisin? Eh, tumakbo na ako ng presidente. So, may balak po ba kayo in the future na tumakbo ulit, sir, for national position? Ay, hindi, siguro. If, kung talagang ipipermit, siguro, senator. Kung halimbawa talagang papayagan tayo. Kasi gusto kong gumawa ng mga batas na talagang nauukol sa barangay. Kasi barangay spark plug o yung locomotive. Kaya umaandar ang lahat ng mga ayensya ng pamahalaan ng ating bansa. At the end of the day, sa barangay pinagagawa yan, kamukha niyan. Pagdating ng mga national immunization, pagdating ng bakuna, ang ating mga barangay health worker. Pagdating sa peace and order, ang ating mga barangay tanod, ginagamit ng pulis at ng sundalo. Pagdating sa judiciary, ang ginagamit nila ang ating barangay lupong tagapamayapa. Tapos lahat ng utos, tax mapping, sa BIR, tapos sa PSA, yung ngayon na ginagawa nating national ID. Pagdating ng eleksyon, sa COMELEC, barangay, ang inaasahan nila sa mga result. Pagdating sa DA, yung pamamahagi ng mga pataba sa lupa, sa pati pangingisda, barangay. Pagdating naman sa DAR, yung pamamahagi ng lupa, Department of Agrarian Reform. Tapos andyan naman ang DNR, ang nangangalaga ng kalikasan. Barangay na naman. Talagang lahat ng bagay goes down to barangay. I agree po. Sana po, sir, tumakbo kayo. Asahan ko po yun, sir. Isa ako sa mga boboto sa inyo, sir. Actually, yung daddy ko po before, naging barangay official din po. Pero isang term lang kasi pinatagal dahil masyadong stressful. Sir, moving on, sir. Kung kayo po, bilang isang ama naman po, sir, medyo ibang topic naman po. Ano pong masasabi ninyong personalidad ni USEC Diño sa kanyang pamilya at mga anak po? Absentee father ako eh. Kasi siyempre, I dedicated my life dito sa public service. Pero I'm happy na successful naman ang mga anak ng kamukha ni si Lisa Diño, yung partner ni Lisa Siguera. A daughter ko yan. Tapos may dalawa akong lawyer. Yung isa, city fiscal na ng Manila. Tapos yung isa magte-take ng bar. Lahat naman sila puro successful at saka very thankful to our Lord Jesus Christ. Kahit isa sa kanila, walang na involved sa drugs o kung ano man. May mga pamilya sila at saka happy. No? Yun lang ang aking pasasalamat sa ating Panginoon. Meron po ba kayo, sir, kahit isang anak nang gustong sumunod sa yapak ninyo, sir? Meron, si Marvin. O nga pala, birthday nun eh. Si Marvin birthday, tsaka si Liza birthday niya. Last month na. Okay. Okay po. Okay lang po sa inyo, sir, na tahakin niya po yung inyong karira na... Oo, dahil public service to, no? Lalo na Rotarian din siya. Meron kami tinatawag na service above self. So, ang sarap kasi pag kami natutulungan ka, na wag mo nang intayin na magpasalamat basta matutulungan mo lang. It comes. Sabi ko nga sa'yo, alam mo ba nung nasa Subic ako? First day ko pa lang, binigyan ako ng may nagbigay sa akin ng SUV worth 4.5 million. Ang pangalan niya si Dominic Citin. Siya yung may-ari ng United Auction. Kaya lang, siyempre, sabi ng presidente, at saka pinasuli ko yung sakyan. Kasi unang-una bakit? Tapos may pinasok dyan na 8 billion worth of sugar. Pinestop ko yun. Naglalagay na sa akin ng 100 million, ganyan, pero in-stop natin yan. Tapos pati yung bakal na manage, yung substandard, tapos yung smuggling ng bigas. Tapos ang daming smuggling dyan sa Subic. Tapos yung mga excessive na paniningil nila, mga locator. Kaya kinasuhan ko yung mga dyan. Official dyan. Dahil just imagine ang Subic. For 25 years, yun pa rin. Walang improvement. Hindi ka mukha ng Clark na pag-iwanan ng Subic. Kamukha ngayon. Yung namumuno dyan, hindi ko alam. Sobrang lakas. I hope.
na bago matapos itong term ni Presidente, eh, maimbestigahan yan para malaman kung what happened for 25 years sa Subic. So, yun. Correct. Sir, balita po namin, isa rin daw po kayong senior. Sir, maaari po ba kayong makapagbigay ng isa? Baka makahingi po ng isang sample dyan. yan yata ang mali sa balita mo. So, makanta, ano lang. Pero mahilig po kayong kumanta, sir. Ano mga songs po ba? Hindi, mahilig akong kumanta pero walang hilig sa akin ng kanta. Ah, okay. Problema. All right, sir. Okay. Ano po ba yung mensahe sa mga pasaway na opisyalis ng mga barangay, lalo na po sa mga kapitan at kagawad, sir? Ano po kayang pwede mo? Tayo, binoto tayo dito ng ating constituent. Ito lang ang billing ko sa inyo. Basahin nyo yung Local Government Code, Republic Act 7160, Book 3, Chapter 3, Section 389. Yan ang punong barangay. Nakalagay dyan na as executive, kayo ang mangunguna sa general welfare ng inyong constituent. You will implement, you shall implement all laws. Kaya nga ang ano ko dito, meron kayong obligasyon. Kung hindi nyo kaya, mag-resign kayo. Pero uunahin nyo ang general welfare ng inyong constituent. Lagi nyong ilalagay sa isip nyo na nilagay kayo dyan para maglingkod, hindi para paglingkuran. At yung perang nandyan sa barangay, huwag nyong pagsamantalaan dahil aabutin kayo ng lupit ng batas. Kaya nga ngayon, ang sinasabi ko sa inyo, i-liquidate nyo lahat ng mga dapat nyong i-liquidate. Doon naman sa mga magagaling, mahusay, matino, maasahan, may malasakit at tapang ng mga barangay official from barangay captain, down to secretary treasurer, kagawad, barangay tanod, lupon, barangay health worker, folk leaders, mabuhay kayo. Ang laki ng utang na loob sa inyo ng ating national government. Kayo ang naging spark plug, nucleus nitong ating pamahalaan. Dahil sa inyo, nakakaya natin ang napakalaking problema at ang bangungot na inaabot natin sa COVID-19. Sa inyong lahat, mabuhay kayo. Stay safe. Protocol, face mask, face shield, social distancing. Pagkatapos, ikampanya nyo na magpabakuna na lahat yung mga kabarangay dahil ito lamang ang magiging susi. Ito ang magiging panlaban natin dito sa COVID-19 para maging normal na ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa inyo. This is your Undersecretary for Barangay Affairs, Martin Diño. Handang maglingkod sa inyo anumang oras, anumang panahon, saan man sa ating bansa. Sir, thank you so much for your time, sir. Talagang it's an honor to, you know, speak with you and, you know, like hear a lot of good news from you, like kung gaano po kayo hardworking, you know, like public official sa gobyerno. Hindi, sir, pwede rin magsumbong sila dito sa inyong ano programa. Tapos kontakin niyo lang ako basta't mayroong mga corrupt barangay official, abusadong barangay official, pwede silang magsumbong dito sa inyong programa at coordinate with me at titignan ko kung yung mga kaso ay pwede nating isampa para naman na makapagbigay tayo ng public service at huwag mamayagpag itong mga abusado at saka corrupt na barangay official. So yun. Maraming salamat po sa tiwala, sir. Sir, bago tayo magtapos, sir, gusto ko lang pong tawagin din po sa aming pinuno dito sa Tinig Broadcasting. Sir, si Mr. Mike, meron po siyang gustong sabihin sa inyo. Pasalamat din po. Sir Mike, are you there? Hi, Mike. Hi, Mike. Good evening, USEC. Maraming salamat po. Okay, Mike. I hope hindi pa po ito ang huli. Simula. Anytime, Mike. Basta kailangan mo ko kahit na every week nandito ako mga updates kung ano nangyayari sa DILG. Okay? Maraming salamat po, USEC. Ingat po kayo. Okay, thank you. Maraming salamat. Mabuhay. God bless. Sir, is there anything that you want to promote, sir, lastly before we end the live? Yun lang, ano? Sabi ko nga, ating mga barangay, ang panawagan ko lang sa ating mamamayan, magpabakuna na po tayo dahil ito lang po ang aming masasagot para bumalik tayo sa normal.
Pero kahit na nagpabakuna kayo, proteksyonan nyo ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Lagi kayong mag-face mask, face shield. Ako nga kahit nasa bahay, na parang naging way of life ko na. Sabit palagi sa akin itong aking ano. Opo. Lagi ako naka-face mask dahil ano eh, hindi lang sarili kong pinoprotektahan ko, kundi ang inyong buong pamilya. So sa inyo lahat, again, maraming salamat. At kahit na weekly, pwede nyo akong tawagan dito sa programan ninyo. Very, thank you so much, sir. That is very promising, sir. Kailangan po namin ng mga ganyang tagapaglingkod na pwede po nating sumbungan, lalo na po sa mga problemang lokal na ating sir, thank you so much again and have a lovely weekend. Stay okay, safe po. Thank you. All right, everybody. Maraming salamat po mga kaibigan. Ito, isa na naman pong live ang natapos. Ito po si Ms. Hazel May Binluan Kim reporting.